Hello guys, welcome to 5th Generation Hobby Shop. Magre-review tayo ngayon ng isang airgun pistol. This is the 1911 Tactical by KWC. This one is CO2 powered. And shoutout po pala kay Sir Richard ng Leyte. Welcome to 5th Generation Hobby Shop, sir. Okay, this is the 1911 Tactical airgun. This is your unit po. Buksan na natin. And this is the box of your unit. Yeah, 1911 Tactical. Steel BBs, airgun powered, CO2 powered. Airgun CO2 powered. Ayan. Okay, comes with the instruction manual. And also comes with the product catalog. The unit. Meron siyang kasamang 200 shots na silver coated steel BBs 4.5mm. And also the Allen range. Okay, so ito yung unit. But before natin siya re-review, so meron pa pong additional order si sir, KWC, this one is 2,000 shots, okay, 2,000 shots, 4.5mm steel BBs, okay, in a grenade cup. So, ito po yung additional order ni sir. And yung CO2, so meron po kayong order na 15 pieces plus 5 pieces po na free. So bali ang marireceive nyo po sir ay 20 pieces na CO2 cartridge. So ito po yun, 20 pieces na CO2 cartridge ang marireceive nyo po. And also comes with the 500 shots. This one is Gamo brand. 250 shots per can. Mabigat po ito. This one is 8.18 grains or 0.53 grams. Yan, caliber 4.5 or caliber 177. 250 shots siya. Gamo brand. Yan. For free na po siya. Mas mabigat siya compare sa KWC. Kasi ang KWC, I think, nasa 0.7 lang. This one is 8.18 grains. So, yung sa mga KWC pala, nasa 7.0, mga ganun lang. So, into grams, this one is 0.53 grams. Almost isang gramo na po siya, no? Mabigat talaga siya. 4.5mm, no? Ang kanyang diameter. Ayan. Okay? So, may kasama siyang dalawang cans. And also, silicone oil. Okay? Now, this is the 1911 Tactical. Ayan. Markings, 177 cal, 4.5mm steel BBs. Yung S po dyan stands for steel BBs. Ayan. With beaver tail safety, extended beaver tail safety, ambidextrous manual safety, tritium sight. Yan, ito naman yung markings, made in Taiwan, KWC. Wala siyang tread, no? Unlike sa mga airsoft na may mga tread siya, no? This one, walang tread yung pinaka-outer barrel niya. So, hindi mo siya malalagyan ng tracer, suppressor, or silencer. Pero, pwede niyo po siyang malagyan ng flashlight or tracer. Tracer. Flashlight and laser. Okay, not tracer. Okay? The magazine ay 17 rounder. I think 17 rounder. Check natin. Okay, 17 rounder capacity, CO2 powered. Okay? Lagyan natin siya ng CO2. So, every time po, Sir Richard, maglagay kayo ng CO2, kailangan nyo pong lagyan ng oil yung part na to.
Ito, sir. Yung part na yan, kailangan nyo pong lagyan ng silicone oil every time na maglalagay kayo ng CO2. And also this one, yung tip ng CO2, lagyan nyo rin po. Every time maglalagay kayo ng CO2. Okay, and then lagay natin. Luluwagan mo lang siya pag medyo nakapasok yung lock. And then, kailangan po mabilis ang pihit dito, sir, no? Ganito, pipigilan ko yung CO2 para hindi umikot. Yan. Then, mabilis ang pihit. Okay, then saktong higpit lang po, sir. Huwag nyo po siyang higpitan ng todo kasi po pwedeng mag-expand yung dito na part na to. Yan. So, wala na po siyang singaw. Wala po siyang singaw. Pagka ganun po, okay na po yan. So, kailangan, huwag nyo po siyang i-stack ng matagal dito sa magazine. Okay, so, dun kasi nagkakaroon ng premature leak. Okay. Now, lagyan natin siya ng bala. Okay, I'm using the copper coated or the copper head ng Crossman. O kahit anong ano naman, kahit anong bala naman, pwedeng silver coated, pwede rin yung black coated, as long as 4.5 mm siya, bo pwede po siya, no? So lagyan na natin siya ng copper coated. Tapos, paglalagay ng bala, sagad mo lang yung spring, sir. Then, dito mo ilalagay yung bala. 17 rounder. Lagyan din natin siya ng sample. Lagyan natin siya ng black coated, yung gamo. Magsasample lang tayo ng ilang shots. Kasi mas mabigat to eh. Sayang, mas mahal kasi to. Okay. So, 3 shots lang muna. Okay, sagad sa dulo. Ayan, pasok. Medyo madumi lang yung black coated kasi ano siya eh, para siyang may coat ng ano, ng uling. Para siyang may coat eh. Ayan o. Pero maganda siyang gamitin dahil mas mabigat. Ayan, medyo madumi lang siyang gamitin. Okay? And then, before tayo mag-test, Sir Richard, yan. Pakita ko lang sa inyo yung inyong unit, 1911 Tactical. By the way, check natin yung safety, no? Yan. Manual safety. Working. Working po. Safety off. Yan. And then, yung beaver tail, check natin. Safety off, dapat puputok siya, pero pag hindi siya engage, pag kinalabit, diri siya, di papalo yung hammer. Okay. So, ito, kailangan pong activated, kailangan diinan so that ma-activate siya, and then, that's the time na pwede na siya puputok. Okay, hanggat di siya nadidiinan, hindi siya puputok pag kinalabit mo. Okay, serrated, and ang ganda ng serrations niya sa rear, pati sa front. Yung sight niya is tritium na, ayan, malinaw. Okay, accurate siya. Okay, now testing po tayo, sir, ng inyong unit, Sir Richard. Okay, Sir Richard, testing ng inyong 1911 Tactical Airgun Pistol by KWC, CO2 powered, chambered in 4.5 mm steel BBs. Okay, testing. Firing. Okay, ang lakas ng kick. Nafe-feel ko yung kick. Okay, ubusin natin yung bala, sir, para mag-open chamber, no? Firing. Ayan. Okay, open chamber. Ibig sabihin po, wala na siyang bala. Release the magazine. Pero may CO2 pa po siya, no?
malalaman natin pag mahina na or wala na CO2, mahina na yung putok, no? And then, ito po yung part kung saan nagtuturo po ako ng yung tip. So, para hindi po mapudpud itong part na to, ito po yung slide stop notch. Okay? Yung pinagkabitan po, or yung pinagsampahan pala ng slide stop. This one is the slide stop. Yung notch na yan, yan yung slide stop notch. Slide stop notch. Ngayon, para hindi po yan mapudpud, ang gawin nyo po, etong slide, pag nag-open chamber, pull back nyo lang ng konti. Ayan. Pull back nyo siya, then tsaka mo siya ibababa. Then, release. Kasi po, pag nag-open chamber siya, tapos ganito lang po, yan. So, every time, pagka ganun po palagi ang ginagawa nyo, mapupudpud po itong part na to. So, once napudpud po yan, ang tendency, hindi na po siya mag-open chamber pag wala ng bala. Okay? And then, may isang factor pa po. Pag sobrang lamig na po yung magazine or mahina na yung CO2, po pwedeng hindi na rin po siya mag-open chamber kasi blowback po siya. So, pag mahina na yung blowback, hindi niya na kayang itulak hanggang sa maabot niya yung notch. So, pwede pong ganun din yung factor. Baka magtaka kayo, eh, hindi naman pupudpud, pero bakit di siya nag-open chamber? So, po pwedeng ganun po. Malamig yung mag dahil sa CO2 or mahina na yung CO2. Okay? So, Sir Richard, if may question pa po regarding sa inyong unit, message lang sa aming Facebook page, 5th Generation Hobby Shop. Again, this is D1911 Tactical. This one is an airgun pistol, not an airsoft pistol. Airgun pistol by KWC, chambered in 4.5mm steel BBs, CO2 powered. Okay, thank you, sir, and have a nice day po.